Magandang araw mga kaibigan. Ang pag-usapan natin ngayon, gusto kong i-share sa inyo ang aking analysis kung bakit nag-leave of absence si Boeing at kung babalik pa ba siya o hindi. Okay. Ang nakikita ko, frustration sa trabaho. Aburido siya sa nangyayari sa DOJ, sa NBI. Kaya, nag-relax lang talaga siya. Gusto niyang mag-distress. And after 10 days, sa tingin ko, babalik din. Likelihood, babalik din siya after na nakapahinga. Okay, ano yung dahilan bakit siya aburido sa trabaho? Ito, merong headline sa Philippine Star. Title, Digamo slay suspect enjoying NBI privileges. DOJ sets proof. Bagong issue ito . Yung unang sakit na ulo ni Boeing, yung 10 Digamo suspects, alleged suspects, bumaliktad kanilang testimony. Malaking problema yon. Ito, panibago, yung pang-11 na suspect, yung si Miranda. Ang first name ni Miranda. Marvin Miranda, ito yung considered the alleged right hand ni Tevez. Ito yung mulat sa poll, si Marvin Miranda, hindi niya inamin ang participation niya, hindi niya itinuro si Tevez, matigas ito. Ngayon, lumalabas, itong si Marvin Miranda, nabibili niya ang mga NBI agents at nakakatanggap siya ng privileges, nakakalabas yun ang report at iniimbestigahan na ngayon ng DOJ. So bago lang pumutok yung balita, itong si Judd Dera, yung co-accused ni Dilima, 4 na beses na palang labas-pasok sa kanyang detention facility, ini-escortan pa ng mga NBI agents kasi nababayaran. So, laking sampal yon sa NBI and of course sa DOJ. Si Boeing lumalabas parang nasasaktan na dahil sa ganitong pangyayari sa kanyang departamento, kaya under niya itong NBI. So, nadagdagan na naman ito. Marvin Miranda, may reports na natanggap na ganun din, nakakalabas. Oh, kung kayo ang nasa kalagayan ni Boeing, happy kayo? Ako, I will be very angry. Talagang kukulo ang dugo ko at yun siguro. Sige, imbestigan nyo. Pahinga muna ko. Yusek, Rodriguez ata. Basta, in-charge ka muna. Oh, pwede yun. Kasi 10 days lang na leave of absence. Okay lang yun. So, itong si Justice Spokesman Milo Clavano, siya po yung nagpahayag na DOJ believes that detainees like Miranda are buying privileges within the NBI. In the same manner, drug suspect Jose Adrian Dera enjoys his special privileges. Yun po ang pahayag ng DOJ spokesman. Okay, i-review lang natin. Yung si Judd Dera, nung nahuli siya, nahulihan siya ng 100,000 cash. Oh, miyaman. Saan galing yung 100,000 cash? Sabi ng abogado, ano daw yun? Kontribusyon ng mga kapwa niya inmates para sa pambili ng pagkain.
ano ba yung abogado na yan? babaw naman ng inyong rason. Sinong maniniwala? Attorney, hindi ko maalala yung apelyido ng attorney ni Jadera. Ay, nako, abogado nga naman. So, according to Attorney Clavano, yan na, ongoing na ang investigasyon para makita yung scope ng ganitong kalakaran sa NBI detention facility. So, grabe. Okay, sa aside from that investigation, ano, ang DOJ is planning to transfer Dera. Kasi, ano na, itong si Dera, marami na siyang nabayaran doon. So, most likely, baka dahil nga sa pera eh. Anytime from now, makalalabas naman siya. So, they will be transferring Dera from NBI detention facility to other detention facility. Hindi pa binanggit kung saan nila itra-transfer si Dera. Okay. Basta ang binabayaran daw, food and sleeping conditions. Kasi nga, ang hirap po ng pagkain pag nasa detention facility ka, prisohan, nako. Parang pagkain ng hayop. So pag makalabas itong mga detainee, just like the Dera and Marvin Miranda, makakain sila ng masarap kasi may pera sila eh. And then sleeping conditions, mahirap matulog sa prisohan. Ako, naranasan ko yan nung kabataan ko kasi dalawang beses akong napresyo. Ang baho sa loob ng kulungan, maraming lamok. So pag nakakalabas itong mga detainee, nagbabayad sila ng malaki para makatulog sa air-conditioned room, sa hotel, makakain, maka-good time. Ganun po yun. So, bakit nagkakaroon ng ganitong bayaran? Ano? Kasi ano, lahat po tayo is nangangailangan ng pera. Kaya, itong mga NBI agents na ganito, natutukso. In the same manner, ganyan din ang ating mga kapulisan. Ganyan din yung mga guards sa bilibid sa Bureau of Correction. Natutukso sila sa offer na pera. Kaya kung mahina ang moral, spiritual foundation ng isang tao, eh talagang kakagat siya sa tukso na yan. Nakakahiyamang aminin, naranasan ko rin yan. Noong bata-bata pa ako sa serbisyo, wala pa akong masyadong close relationship sa Diyos. Wala akong kalam-alam sa Biblia. Kaya, nakagawa rin ako ng mga illegal. Kailan nang I surrendered my life to the Lordship of the Lord Jesus Christ. At nagbasa at sumunod. Yung willingness ko na sumunod sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng mga utos ng Diyos sa Biblia. Ayun, unti-unti. Nagkaroon po ako ng malakas na pundasyon, moral, spiritual foundation. So, pagdating ng panahon, may tukso, meron akong lakas to say no to those money. Kasi, tama ang Bible, the love of money is the root of all evil. So, basically, ang tao greedy, lahat po tayo selfish. Gusto, akin, 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 akin. Kaya yung pera, yun na yun. Pera na yan eh. Ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng kapangyarihan to say no to those bribe money, yung greediness. At ako, naranasan ko, dahil
sa salita ng Diyos, dahil sa presensya ng Diyos sa buhay ko, unti-unti nawawala yung greediness, nawawala yung love of money, at ang pumalit is love of God. Kaya yung instead of being selfish, unti-unti nagiging selfless. Kasi ang pag-ibig ng Diyos, selfless. Kinakalimutan ang sarili. Ang inuuna ang Diyos, and then ang kapwa. So, see you po next video.